guys! Welcome back again sa aking channel. So today's video is about the inner unit of Irene model dito sa Lumina Homes, Cagayan de Oro City. Okay, may ipapakita lang po ako sa inyo. Ipapasilip ko po sa inyo ang bahay ng aming kapitbahay about the interior designs. And higit sa lahat, may negosyo sila sa loob ng kanilang bahay, which is Sari Sari Store. Okay, so sa lahat ng mga nag-aabang dyan na pwede ba magkaroon ng negosyo sa loob ng bahay, so watch this video guys. I hope na makakatulong ito na magkakaroon kayo ng kunting idea at pati sa interior designs nila. So itong bahay na to is practical, simply, syempre maganda guys na bahay. So malinis siya na bahay. Wise idea talaga. So sa hindi pa nakakapag-subaybay sa akin or nakapag-subscribe sa akin guys, mga baguhan pa dyan, please don't forget to like and subscribe my channel at pakiclick na lang din ang bell para ma-notify kayo sa mga new uploaded videos ko. Okay, so before natin papasukin ang kanyang bahay, unang-una po, thank you so much, Ma'am Sir, for allowing us to film your interior designs of your bahay. Thank you, kasi marami pong mga OFW or mga kababayan natin na magkakaroon ng konting idea about sa interior designs ng inyong bahay. Okay, so thank you so much. Hindi ko na papatagalin pa guys, so let's go! So this video is about the Lumina Homes Irene inner unit. Okay, so yung sinabi ko po sa inyo na itong bahay na to is simple, practical, and wise na design or idea. Dahil ang focus talaga nila dito is for negosyo. So hindi sila bumibili ng mga mamahaling mga gamit kasi may mga sariling gamit naman sila na kinuha nila doon sa kabilang bahay nila. So dito guys is focus po sila sa kanilang negosyo on Sari Sari Store. So ito yung front yard extension, 2 meters only. So sa ngayon wala pa silang canopy at saka fence. Okay, so dahil may sari-sari store sila, so may doorbell sila dito sa poste nakalagay. At may sign din. Maganda yung idea nila guys na nilagyan nila ng doorbell para madali lang nila madinig yung mga tao. Okay, so ito yung loob. Sa front ng kanilang bahay or kanilang door is makikita mo ang sari-sari store display nila. Ayan. So as you can see, ang sari-sari store nila or ang mga paninda nila is ginawa nilang partition nila sa likod ng kanilang dining area at saka room. So as you can see guys, yung space nila is medyo masikip kasi marami siyang mga display na mga paninda niya. So typical po ito for negosyo yung bahay niya. So may mga clock and split type aircon. So as you can see din guys, wala pa silang mga hanging cabinet. May mga cabinet sila na malalaki sa mga damit nila. May dalawang bed din sa kanilang anak at saka sa couple. So sa likod ng display ng kanilang sari-sari is yung dining area nila. Ayan. So as in practical talaga yung ginagawa nila guys. Kung gusto nyo talaga na focus kayo sa negosyo while nag-iipon pa kayo na bibili ng mga gamit, so ito yung the best na gagawin nyo.
So dito guys, yung bill nila sa electric nila is maliit lang. May dalawa silang ref, then meron din silang aircon. Yung aircon nila is naka-on siya 16 hours. So ang monthly bill lang nila is nasa 4,700 plus lang daw. So maliit lang siya. So wala pang partition ang kanilang room. Then dito sa kitchen area, ito yung itong lababo guys. Wait. So itong may tubo or may hose papuntang taas, ito yung hood, orange hood. Dito papasok yung mga usok. Tapos sa wall ng kanilang CR, ayan. So instead na sa kesami nila ilagay yung exhaust fan ng CR nila, so sa wall nila nilagay. So ito yung standard ng lababo or sink ng Lumina Home. So hindi na nila ginalaw. So dito sila magluluto. May mga cabinet sa baba. Malaki ang range hood nila guys. So mas ano talaga, sinadya nila na malaki ang nilagay nila para kasi may laundry area sa left side. Ito na area, laundry area. Para hindi mag-aamoy ng usok yung mga damit nila na sinampay nila. So itong kisami nila sa taas, ayan. So nilagyan nila ng makapal na foil ata to. Malamig siya guys, nagdadala siya ng ano, ng lamig sa loob ng kitchen mo. So hindi siya gaano mainit kahit wala siyang window sa kitchen. Ayan. So marami talaga sila magamit kasi wala pa silang cabinet. Once na magkaroon sila ng cabinet, so yung mga existing na gamit ito sa kitchen, doon nila ipapasok. Para maluwag na siya tingnan yung space nila sa kitchen. So ayan. Ito guys is window yan ng CR pero ginawa nilang exhaust fan. Doon nila nilagay yung exhaust fan. Okay, so papasukin natin ang comfort room. So dito no improvement siya. So nilagyan lang nila ng lagayan ng towel, yung bar, steel bar. Yan, ito yung exhaust fan na instead sa kesami, so sa wall nila nilagay ang exhaust fan. So depende na sa iyo kung saan mo siya ilagay. Sabi ng may-ari dito guys, hindi pa nila nilagyan ng partition kasi nag-iipon pa sila. So once malagyan na siya ng partition for room, then malagyan na siya ng cabinet, so medyo maluwag na talaga yung area niya, nila sa likod ng kanilang sari-sari store. Ayan. So mga nagbabalak dyan na magkaroon ng sari-sari store sa loob ng bahay, sa Lumina Home. So heto na po guys, I hope na magka-idea kayo nito. Bawal po talaga daw maglagay ng tindahan sa labas ng bahay or sa front yard extensions.
So dito guys, itong my Bermuda, so pwede nyo siya i-tiles dyan, or pwede nyo siya gawin ganito din, the same sa kanila. Depende na po sa inyo kung mahilig kayo sa mga halaman. So dito, hindi siya bawal na maglagay ka ng mga poster or tarpaulin ng mga negosyo mo sa labas ng bahay. So hindi siya bawal. So mas maganda talaga guys kung naka-screen door ang door nyo. Tapos naka-square bar yung window nyo. Para iwas sa mga masasamang elemento. Ayan siya. So, simple house pero kung fey at honest yung loob ng bahay nila guys, napakalamig. Napakalamig dahil doon sa aircon nila. Okay guys, thank you for watching. I hope na madadagdagan na naman ang inyong mga idea about the interior designs at lalong-lalo na sa negosyo ng sari-sari store.